Ang mga handgun ay generally nabibilang sa tinatawag na low in power and high portability. Ibig sabihin, hindi talaga ito kabilang sa isang assault weapon, bagkus isa lamang umano itong pandepensa sa sarili para sa close quarter combat. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga handgun ay nag-evolve at talaga namang mamamanghaka sa kanilang kakayahan. Halimbawa na lang ang pagkakaroon ng semi-automatic at pagtataglay ng napakalakas na bala. Sa mga kapatid natin na mahilig sa baril kahit wala namang babarilin, sama-sama nating aalamin ang ilan sa mga pinakamalalakas at magagandang handgun sa buong mundo. Glock 17. Mayroong napakaraming mga mahuhusay na handgun, mga kapatid, at isa na nga riyan ay ang Glock 17 na ginagamit na simula pa noong 1982. Ang Glock 17 ay isang 9mm pistol na mayroong 17 rounds sa kanyang magazine. Isa rin itong semi-automatic handgun kaya pwede mo itong paputukin ng mabilisan kung kinakailangan, at higit sa lahat madali itong kontrolin kahit sunod-sunod ang pagputok nito. Bagaman noon pang 1982 unang ginamit ang Glock 17, subalit hanggang sa ngayon ay makikita mo pa rin itong ginagamit ng militar at puwersa ng pulisya sa iba't ibang panig ng mundo, sapagkat ang baril na ito ay hawak ang reputasyong subok ng maasahan at pagiging accurate. Isa sa kagandahan ng Glock 17, mga kapatid, maliban sa kanyang pagiging accurate at durability, ay ang pagiging madali nitong i-maintain. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang magandang handgun, ang Glock 17 ay dapat kasama sa iyong listahan. Beretta 92. Isang semi-automatic pistol ang Beretta 92 na dinisenyo ni Carlo Beretta, Giuseppe Mazzit at Vittorio Valli noong 1972. Unang nakilala ang Beretta noong 1975 kung saan nakitaan ito ng pagiging reliable, accurate at easy to control dahil sa kanyang low recoil. Kaya umani agad ito ng matinding kasikatan lalo na sa mga law enforcement at military sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngayon, mga kapatid, ang Beretta 92 ay nananatiling isa sa pinakapopular na handgun sa market at ginagamit ng mga military, pulis at maging ang mga sibilyan. Walther PPK. Ang Walther PPK ay isang German semi-automatic pistol na ginawa ng Walther Arms at unang inintroduce noong 1929 na siya namang malawakang ginamit ng mga German pulis at puwersang militar noong World War II. Lalong sumikat ang Walther PPK nang gamitin ito sa pelikula ng isang fictional British secret agent na si James Bond. Sa ngayon, nananatiling nasa production ang Walther PPK at isa rin ang baril na ito sa pinakapaborito ng mga mahilig sa baril at mga kolektor at kabilang sa sinasabing one of the most iconic handgun ever made. Smith & Wesson Model 29. Ang Smith & Wesson Model 29 ay isa namang 6-shot double action revolver na ginawa ng US company na Smith & Wesson. Una itong na-introduce noong 1995 at hanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin itong nasa production. Napakalakas ng handgun na ito, mga kapatid. Chambered ito ng 44 Magnum cartridge na kinikilalang isa sa pinakamalakas na handgun cartridge sa buong mundo. Bagaman may kalakihan ang taglay nitong barrel at may kabigatan ng timbang, subalit tinataglay pa rin ito ang magandang balanse at pag-asinta gawa ng kanyang front sight blade na kulay orange at adjustable rear sight. Nakakatulong din ang bigat nito upang mabawasan ang malakas na pag-recoil dahil sa 44 Magnum nitong cartridge. Ang Model 29 ay kasalukuyang ginagamit ng maraming mga kilalang personalidad, kabilang na riyan si Dirty Harry na ginagamit ang baril na ito sa pelikulang Dirty Harry. Colt M1911. Ang M1911 ay isang single-action semi-automatic pistol na chambered ng 45 ACP cartridge na dinisenyo ni John Browning bilang standard sidearm ng US Armed Forces noong 1911. Nananatiling nasa serbisyo ang M1911 hanggang 1985 at nawala lamang ito ng palitan ng 9mm Beretta 92FS. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang Colt M1911 ng ilang mga US military unit, mga kapulisan at iba pang mga law enforcement agencies sa iba't ibang panig ng mundo. Tanyag din ang Colt M1911 na pangunahing ginagamit ng mga civilian shooter sa mga competitive sports gaya ng mga shooting competition. May kaibahan ang M1911, kapatid, kung ikukumpara sa isang M1911A1 gaya ng inyong nakikita sa screen. Una namang inadapt ng US Army ang M1911A1 noong 1924 bilang pangunahing sidearm ng mga sundalong Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig, digmaan sa Korea at maging sa Vietnam. Simula nang inadapt ang M1911, ang mga variant dito ay pinroduce ng maraming mga manufacturer. Tanging ang Colt lamang ang gumagawa ng handgun na ito para sa US military simula pa noong 1911. Samantalang ang ibang kumpanya ay gumagawa nito para sa commercial sale o pang-export sa mga foreign military at law enforcement agency. Ruger Super Redhawk. Isa sa pinakapopular na handgun ang Super Redhawk. Isa itong revolver na unang inintroduce noong 1987 na magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin nasa production. Ang baril na ito, mga kapatid, ay pwedeng kargahan ng iba't ibang bala, subalit ang pinakakilala na nilalagay rito ay ang 44 Magnum.
Bagaman sinasabing isang uri ng large handgun ang Super Red Hawk, pero kilala ang baril na ito sa kanyang pagiging subok ng matibay at accurate. Kaya naman isa rin ito sa pinakamaganda at pinakakilalang handgun sa market. Desert Eagle. Ilan lamang sa mga handgun kapatid ang mayroong iconic na disenyo na katulad sa isang Desert Eagle. Taong 1982 nang ma-introduce ang baril na ito, nakilala sa pagkakaroon ng malaking frame at chambered ng napakalakas na 50 Action Express cartridge. Sadyang dinisenyo ang isang Desert Eagle bilang isang Magnum revolver alternative para sa mga nais sumubok ng mas malakas kumpara sa isang standard na handgun. Bagaman ang Desert Eagle ay nagkaroon ng mga kontrobersiya noon, subalit hindi pa rin may pagkakaila na ang baril na ito ay isa sa pinakamaganda at kakaibang handgun na ginawa. Sa kasalukuyan, ang Desert Eagle ay nasa produksyon pa rin at nananatiling isa sa pinakapopular na handgun sa market. At kahit sabihin mo pa kapatid na gusto mo o ayaw mo ang baril na ito, hindi pa rin may pagkakaila na ang isang Desert Eagle ay kabilang sa nangungunang pinakamagandang handgun na ginawa. Browning High Power. Isa rin sa pinaka-iconic na handgun at madaling makikilala ang Browning High Power. Palagi itong nafe-feature sa maraming mga pelikula at mga TV shows at paborito ng mga mahihilig sa baril. Unang dinisenyo ang Browning High Power noong mga 1900 sa pamamagitan ni John Browning, na kung saan orihinal itong ginawa para lang sana sa military, subalit mabilis itong nakilala kahit ng mga sibilyan. Ang handgun na ito ay isang semi-automatic pistol na gumagamit ng single action trigger. Mayroon itong lugger chambering at magazine capacity na hanggang sa 13 rounds. Medyo maliit din ito at lightweight kaya madali itong dalhin. Maliban sa madaling i-maintain ng isang Browning High Power, napakaganda rin ang quality nito kaya kilala itong mabisa para sa self-defense o target shooting. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa mga handgun na iyan? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!